Hi, morning mga Whiskey Pop. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Sana naging masaya mga Christmas ninyo. So, kumusta na kayo? Mukhang na-hangover yata kayo sa mga handa ng Pasko. Bago ang lahat, nais ko sana basahin sa inyo ang good news for today. Okay, in today's reading, Acts 3, verse 17 to 26. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant, Jesus. Yun po ang, ang reading natin for today, according to the Gospel of Isaac, or Acts 3:17-26. This year, as you pack up your Christmas decorations, don't put away the spirit of Christmas. So, this is still the spirit of Christmas. Kahapon lang ang Pasko, kaya masaya pa rin tayo. At sana lagi tayo maging masaya. Ayon sa kanta nga ng ating karuling eh. At kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Yun. So ngayon, meron ako natapos uli na isang model. Yung World War II, yung Stug E-100 ng Germany. Ito siya, mga Whiskey Pops. In 1:35 scale by Trumpeter. Yan yung Stug E-100. Itong tank na ito, actually, it did not leave the factory. Or kasi prototype lang ginawa niyan. May mga test run lang ang ginawa niyan. So, hindi siya talaga actually napalaban. May mga trial runs lang, may mga test fire. Pero, most of the time, it stayed in the premises of the German headquarters. Kasi hindi naman talaga siya ginamit sa gera, kasi 1944 to 45 na siya ginawa. So according to Hitler's instructions, dapat daw gumawa sila ng super heavy tank na mas malakas, mas makapalang armor, tsaka mas high-powered yung kanyang armament. So, ito ang lumabas. Itong E-100 Stug. Yung in 1:35 scale. So, yun. Bali, ang camouflage niya, I used red-brown. And then the barrel was steel. Kaya I painted it with steel, Tamiya steel. And the turret, the front of the turret, was painted in red-brown. So yun mga kaibigan at mga Whiskey Pops, ito po ang Stug E-100. Kuha nga in comparison to the 1:35 scale Jag Panther. Ito siya mga Whiskey Pops, compared to the E-100. So maliit lang siya, napakalaki ito, monster ito. This was a monster tank. Ito yung 135. Yung 135 scale na Jag Panther, tank destroyer. Ang laki nito, kasi ang barrel nito was a 128mm gun. So yun, napahaba ng barrel, no? So yun, actually hindi talaga na specified ko saan kung what was this intended for, pero ito parang tank destroyer din to eh. Ang magiging role nito sa gera dapat, sabi ng mga German experts, ito ang mangunguna. This will lead the way for German grenadiers and other the Panzer Army to follow it. Para pag pumasok yan sa mga teritory ng ibang bansa, nangunguna yan. Kasi hindi naman siya tinatablan eh. Makapalang armor nito, mga Whiskey Pops. Na ang armor nito mga 330mm. Ang kapal. Siguro mga 6 inches. Ganyan. 6 inches ang armor nito sa front at saka sa side. So it was a heavy tank. This weighed around 120 tons. Compared to a Tiger tank which only weighed 56 tons.
So monster ito. Parang ano ito, ito na yung prelude dun sa the biggest tank in Germany, which is the Maus. Yun. So, yun mga whiskey pubs. Gagawa kayong diorama at na ito ang ano, pag-feature nyo, eh, dapat yung tulay, diorama nyo, bridge diorama. Make sure that it will withstand the weight of this monster. So, yun. Ano lang naman. Kabali ang kinuha kong ano dito, weather ko yung trucks. The trucks were weathered. I dry brush the trucks. Kasi ang lapad ng trucks niya, oh. Including the rear of the trucks. Yun. Tapos yung exhaust niya, dalawang exhaust niya, naka-weather din yan. I painted it in rust. So, to simulate a rusted pipe. Yun. Inasmuch as this was not used, ang concept ng weathering ko ay was based on the actual use. Kung ginamit ito, ganito ang magiging itsura nito in battle. So yun, ganito ang magiging weather look niya pag sa napalaban. May konting chipping, tapos na may weathering sa trucks, saka sa road wheels. Yan, ganyan ang magiging itsura niya mga whiskey pops. Gas na yung mga ano niya. O yun, may mga ano yan, may mga chipping yan. Yan. To simulate the actual wear and tear during battle. Kasi yan, napakalaking tangke nito eh. Mabuti nga, hindi... It's a good thing it did not see battle. Although, this was not... this was useless. Sabi nila, useless daw ito kasi... It was so bulky, it was so heavy, it cannot be used in warfare except to fire artillery rounds. So, nevertheless, nakakatakot pa rin ito because of its monstrous barrel and the its 128 mm barrel. Yun. This was a monster during the time of Hitler in World War II. Malaki siguro talaga yan sa actual mo pag nakita. So yun, talaga si Hitler, he was a madman during those times kasi he wanted to decimate the enemy at all costs. Kasi gumawa nito. There was even a bigger tank here which was called the Maus. The Maus had a weight of 188 tons. Yun. Only two were made. Sana magkakaroon ako ng chance na maka-assemble nun yung German Maus. Because that was considered the biggest tank of Germany, the Maus. The innocuous name, Maus. Pero it was supposed to be called the Mammoth, but they called it the Mouse at the end. Yun ang irony. So yun mga Whiskey Pops, thank you very much for giving me time to share a part of World War II to you, and I hope that someday you would have the chance to be involved in modeling because this is a great hobby, very rewarding and really really exciting hobby. So yun, so shout out nga pala kay Corix Takahashi. Merry Christmas Cory. To Mauro Aguilar, Merry Christmas din sa iyo. Steve Jones, Merry Christmas. And to all my other supporters and subscribers, thank you very much. I hope you will subscribe to this channel. Just hit the subscribe button on your right. And when you see the bell icon, press the bell icon. You will see the word all. Press all. So
so you won't miss any of my videos. So yun, lapit na New Year. So what, just watch out for my next model, which is still in progress, which is the M7 Priest. This was used in the Battle of Manila by the American forces. Nung na-liberate tayo ng Americans in 1945, itong tanke na ito was used in the Pasig River to shell out Japanese pillboxes on the other side of the river. Yun. So yun, maganda rin yung ano ito. Maliit lang siya. He's in 135 scale. Actually, ngayon ginagawa na nga ito eh. Ilabi. At antay na lang natin ito magawa. At tapos ipipaint ko tsaka weather ko para Oscar Kilo. Okay? So, thank you guys. And I wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. Bye-bye.